yung pagtuturo kasi siguro may certain years lang kasi medyo ano, kapag hindi mo talaga siya passion, medyo mas stress ka eh. So ibig sabihin ba, teacher, hindi mo passion talaga ang pagtuturo? Hindi kasi, ang pagtuturo, di ba, yun na nabanggit ko, gustong-gusto kong magturo. Okay. Mm-mm. Pero, yung ibang kasamang responsibilities noon, okay, katulad ng halimbawa, merong mga slow learners. Kasi merong fast learners, may slow learners. At isa lang yung araw mo na, yung oras mo na ituturo yun. Mm-mm. Pag hindi nila na-gets yun, kailangan mo silang iwan one-on-one na pagtuturo, di ba? Kasi, yung mga parents dito, merong expectation, lalo na kapag napunta ka sa mga graduating na preschool, mm-hmm, going to primary one na, mm-hmm, kailangan, before gumraduate yung mga bata na yun, marunong na sila magbasa, marunong na sila mag-construct ng sentences na ano, na more than 7 words in a sentence, ganyan. Mm-hmm. So, there is an ano, expectation na nakakatakot. Kanina, tinanong kita yung pagkakaiba ng estudyante ng Singapore at saka estudyante ng Pinas. Tinanong din kita ng pagkakaiba ng teacher ng Singapore at saka teacher sa Pinas. Ano naman yung pagkakaiba nung mga parents? Sa Pinas, dahil yung mga parents, yung mga mother nila hindi naman working, naka full-time mom naman, so focus sila sa education ng anak nila. Ngayon dito, dahil working yung parents, medyo ano, kailangan mong i-follow up. Pero may mga parents na willing makipag-cooperate. May mga parents na ano, inaasa na lang siguro sa helper.